Pakita ko sa inyo paano pag proceed, paano pagkuha ng distansya. Sa step 2 na tayo. Step 2, paano kukuha ng distansya gamit yung port to port. Actually, pag wala ka nito, medyo mahirap yung buhay mo sa pagbabarko. Pag ikaw yung second mate, kailangan may port to port BP DC. Ano? Port to port BP. Ito yon. Ang gagawin mo lang, Koy, is very simple, Koy. Itatype mo lang dito sa search bar yung departure port mo. Halimbawa, sa aking case is Kaohsiung. Yan, may lalabas na nga ng mga name. Click mo lang. Tapos, yung next port is Quinana. Yan, Quinana, yan. Pag-click mo ng enter niyan, yan, pag-click mo ng enter, lalabas agad yung ruta. Yan, yan. Dito pa lang, may visual ka na kung saan talaga dadaan yung barko. At saka yung mga circle na yan, mga waypoint yan, Koy. Mga major, major waypoints yan. Na pwede mong gamitin sa yung ECDIS sa pagpa-plan ng yung ruta sa next na step. Step 5 ba yun, yung route planning. Pwede mo yung gamitin, Koy. Tapos i-adjust mo na lang. I-adjust mo. Kasi major waypoints yan, Koy. So, yan yung distansya. Yan, oh. Distance, 3462. Ito yung bibigay mo kay shipmate o kaya yun ni kapitan. Kasi hingi nalang yan. O kaya ni chief engineer for bunker calculation. Sa dating panahon, magpa-plot ka pa sa chart, pahirapan pa dito. Pag-click mo, meron na. So, tapos na tayo sa step 2, distance. Okay. Proceed tayo sa step 3.